Anyways, Hannah ng Korea. South Korea. Hello, Hannah. Hi. Hello po, Papa Jackson. How are you? Okay lang. Kamusta din po kayo? Salamat sa pagtatanong. It means so much to me. I'm okay today. So, nakabayad ako ng Meralco kanina kaya medyo masaya ako. Pag, ganun, di ba? Pag ang dahing bayarin, pag nabayaran, medyo hi, kalawag-lawag na. Makakahinga ka nang maayos. Next month ulit, ganun na. Buwan-buwan. Parang ikaw, di ba? Nasa South Korea ka, nagpapadala ka ba sa Pilipinas buwan-buwan? Hindi. Ay, buti ka pa, oh. Anyways, kailan ka pa nasa... Wala, bakit? Wala kasi yung papadala. Kailan ka ba naandyan? Na 9 years na. Ah. Sino kasama mo dyan sa South Korea? Yun kasi actually yung i-ask ko sa inyo po ng advice of a Jackson. Family yung nandito. Mm-hmm. Kasama ko. Magsisimula na po ba ako? Oo, nagsisimula na tayo. Ah, sige. Mali po kasi andito yung family ko, sa mother side. So, nandito kaming lahat. And nagkaroon lang talaga ng malaking problema. Dahil sa katigasan ng ulo ko, admitted ko naman. Ilang kayo nandyan? Nanay mo, tatay mo, ganun ba? Hindi. Mother ko po, sister ko, auntie ko, ako. Tatay niyo married na. Ang mali, separated kasi yung mama ko sa tatay ko. So, pero may ibang family na siya. Okay. Pero met ako sa Pilipino. Married ka sa Pilipino? Hello? Ayun. So... Nasaan yung asawa mo nandyan? Nandito rin siya sa Korea. Okay. Oh, tapos? Balik kasi last year. Last year. 2019 pa lang. Nagsisimula na talaga kami hindi maging okay ng mother ko. Bakit? Kasi nga... meron na kasi akong baby, dalawa, bago pa dito sa husband ko. So, laging sinasabi ng mommy ko, ng mother ko kasi sa akin is, huwag mag-asawa ng Pilipino. Dahil, para kasi nakikita niya daw yung sarili niya sa akin. Well, hindi ako agree dyan. Anyway, so tapos. Yun kasi laging sinasabi sa akin noon. So, ako, siyempre, meron akong sariling decision. Hindi ko nasunod yung gusto niya. So, hindi naman dapat eh. Hindi naman talaga dapat. So, yan po. Bali, nagkaroon ako ng karelasyon na Pilipino, dire-diretso hanggang sa nagkamali niya ako. Mas umalis ako, pinapili niya kasi yung lalaki ba or yung family namin. So, Hello? Ate, nawawala-wala ka na sinunod. Hello? Oh, sige, tapos? Sinunod ko yung decision na gusto ko, which is magkaroon na ng pamilya. Settle down ako. Kinalimutan ako. Kinalimutan ako ng mother ko, ng buong pamilya ko. So, magto 2.5 years na hindi kami nag-uusap. Okay. So, here comes the situation na ngayon kasi, last month, naririnig niyo po ako na maayos. So, last month... Naririnig kita na maayos. Last month po, Papa Jackson, is nag-set ako ng insurance ko sa health insurance. Kasi citizen na ako dito sa Korea. Ah, Korean na ka na? Yes. Are you so... Citizen. So, citizen na ako dito sa South Korea. So, pag-check ko nung insurance ko, kasi nga, Papa Jackson, meron akong napagdaanan last October. Hmm. Bali, nakulong kasi ako dito sa South Korea. Bakit? Nagkaroon kasi ako ng utang sa tao. So, hindi ko nabayaran. Dahil nga, nawalan ako ng trabaho dahil sa pandemic. Hmm.
nagka-uran ako ng utang and hindi lang na hindi ko nabayaran ng ilang ban, so na-demanda ako. And nakulong ako for 1.5 weeks. Okay. Parang 7 days and parang ganun, 2 days. Pero 7 days ako sa maliit lang, parang yung police station lang. And then dinala ako ng 2 araw sa correctional talaga. Okay. So, nung time na yun... Ano ba yung kulungan dyan? Parang ano, Squid Game? Hindi. Kung ano po yung napapanood niya sa mga K-drama, ganun-ganun talaga siya. Squid Game yung nakita kong kulungan eh. Ay, hindi ganun po. May challenge? Hindi. Hindi po sa ganun. So, nung time na yun, syempre kailangan ko ng tulong sa family ko. Dahil sila lang namin malalapitan ko po dito, di ba po? Wait lang, so, wait tanong ko sa'yo. Anong ginagawa ng mister mo sa lahat ng nangyari na to? Hindi yung asawa ko. Yun. Yun nga po, pupunta po tayo doon. So, bali, ako po kasi yung napangasawa ko, sabi ko nga, bless ako ni Lord. Kasi siya yung pinadala ulit sa akin ni Lord. Dahil, alam niyo po, Papa Jackson, with a span of 5 days, pabalik-balik siya sa akin. 2.5 yung travel niya pabalik-balik para mailabas ako dun sa 1 week na yon. Hindi, ang tinatanong ko, bakit nauwi ka sa puntong nangutang ka pa, may asawa ka? Hindi ko po siya, nung time na yon is, alipaw pa Jackson, pangalawang asawa ko siya. Okay. So dati may asawa, dati may asawa ka na? Nung time po nag-i-struggle ako, wala siya doon, Papa Jackson. Nung nagka-utang ako, hindi siya yon, Papa Jackson. Sino? Yung guy po na yun, iniwanan ako. And pinagpalit ako sa ibang babae. Yan yung guy na kung saan nag-alat nanay mo sa'yo? Tama po kayo, okay. Opo. Tapos? So, yung guy po na yun, is kanya napunta yung bahay, yung kotse, sa kanya lahat. So, talagang ako yung nag-struggle sa lahat-lahat ngayon. Pero hindi ko na po yung parang walang sisihan kasi naging masaya ako nung time na yun eh. Okay ako yung masaya ako nung time na yun po yan. So ngayon, lumapit yung asawa ko po talaga ngayon dahil pakasal na po kami, Papa Jackson. Lumapit po sa mother ko, sa buong family ko na nandito sa Korea. May message niya na parang yung anak niyo ko, ganyan yung nangyayari. Baka po pwedeng kayong tumulong. Pero never po silang nag-reply. Uh-huh. So, wala akong na-receive na feedback yung husband ko ngayon. Last month po, Papa Jackson, pumunta po ako sa insurance para po kasi kaswen dahil kailangan po yung papel ko na sa insurance na maipakita ko sa court na talagang may sakit ako, ganyan po. So, Papa Jackson, nakita ko na ginagamit po yung insurance ko ng sahin ko. Pangalan mo yun, bakit nagagamit ng iba? Pwede po kasi sa Papa Jackson, kasi nga po nauso po dito yung mga illegal po, di ba po, may mga TNT po, hindi ko naman po nila lahat eh. Pero may iba po talaga na dahil wala po silang insurance, gagamitin po yun, kung sino po yung kakilala nila. Mm-hmm. So yung akin po, nagamit po ng sahit ko. Meaning nagamit lang po, as beneficiary or nag-claim? Ginagamit niya po para magpa-opera, magpa-punta sa dentist, pretending to be you. Yes, tama po kayo. So, ngayon, dahil po ganun yung nangyari, tapos ko po counterfeit sa kanila. So, sa auntie ko po. Ngayon po, Papa Jackson, naiipit po ako dun sa sitwasyon na ayoko pong i-go yung case dahil TNT po yung tita ko eh. Kasi pag ginaw ko yun, nahanapin siya. And meron akong, alam niyo po yun, na parang iniisip ko po, paano yung mga anak niya? But have you tried talking to your tita? At sinubukan ko na po, kaso nung una po ang nag-reach out po talaga sa akin nung time na naka-receive na po sila ng call dahil kailangan po nilang kailangan pong malaman ng insurance at saka ng police nun eh, na talaga bang sila yung gumamit, yung mga buong details. So, in-admit naman po nila, and yung mother ko po yung nakipag-usap sa asawa ko. Hmm. Tapos sabi po nung mother ko,
wala na kaming pakialam dyan. Ano bang gusto niya? Bayaran namin yung nagamit. Ganun yung mga pinagsasabi. No. Hindi yun ang ano doon. It's the principle behind it. Yun nga. Halimbawa, nagnako ako sa ano, sa department store. Diba? Pag nahuli ako, hindi ko pwede sa bayaran ko na lang. Nahuli niyo ako. Hindi pwedeng ganun. Yun nga po yun. So ngayon, sabi ng asawa ko, hindi naman pwede na lagi mong i-consider sila. Kasi Papa Jackson, actually, nakatawag na ako sa inyo before and nung tumawag ako sa inyo before, it's regarding my sister na binigyan ko ng kidney, if you recall. I know. I met you in person, I remember. And May picture tayo na nakayakap ako sa kapatid mong operahan. Tama ko mali. I was wearing brown jacket. Tama? Yes, tama po. The struggle is parang... I remember. During the moment na nasa down, na pinaka-down ako, kailangan ko din naman sila. Hindi ko naman po sinusambat na tingnan mo, nabuhay ka. Nakabuhay yung kapatid ko nang dahil sa akin. And this time, 2.5 years, it's enough na siguro para... Even your kapatid, hindi ka nakausap? Opo. Only because you made the wrong decision of marrying the guy they did not like. Yes. Okay. And ngayon po, sabi ng husband ko, is ikaw yung kaso dahil ikaw ako yung mapapahamak dahil iisipin po ng insurance is talagang pinagamit mo kasi hindi ka nag-return, hindi ka gumawa ng action. Pero ako po kasi papag-action, nandun ako sa point na family ko kasi sila. But can you just, kumbaga, transfer to another insurance company to just to avoid it? Just to dodge it? Na-cans actually ngayon, inano po nila, pinold nila, so talagang never nang magagamit. Okay. I guess that's the safest for everyone. Pero ang repercussion yan, wala kang magamit. Yeah, tama po. Yun. Ang pinaka, ano lang po sa akin kasi parang... Unti-unti kong gusto pong mag-move forward na parang, sige, total sabi naman ng, kasi rinig ko po yung sinabi ng mother ko. Nawala na siyang pakailan sa akin. Never niya na ako ituturing na anak. Alam niyo po ba yun na parang ngayon? May mga time na parang hindi ko na kaya pero may mga tao sa paligid ko na nagsasabi na okay lang. Kakayanin mo naman. Pinakaya mo naman, dalawang taon ka nang hindi nila tinuturing na pamilya, kinaya mo naman mabuhay. Pero po kasi parang, sa akin po kasi parang, dahil, yung kausapin man lang ba ako po na parang okay ba, okay na lang. Sabi ko nga, sige, wag na lang akong patawarin pero wag naman ako ituring na parang kung sino-sino lang. Why did you call me, Hannah? Baka po kasi sakaling naririnig ng kapatid ko. So what do you want her to feel pag narinig niya to? Gusto ko papalaksan actually, kaya ako tumawag kasi gusto ko po may makausap. Kasi nakakausap ko naman yung asawa ko pero ano ko na po yung nakikita niya ako na umiiyak lagi. Hindi tama yan, mali yan. I mean, he is there for a reason that because you love him. But bilang kabiyak na, he must have the chance to bear the weight you bear. Kasi mag-asawa kayo eh. You must have that chance to bear the weight that you bear.
alam niyo po yung papalakas kasi parang sobra-sobra na yung burden na napaparamdam ko sa kanya. No, don't think of that. Of it that way. Kasi if you don't give your husband, anyway, ito, patalastas na naman to. If you do not give your husband the opportunity to be there for you when you need someone the most, then you're denying him the chance to become a good husband to you. So wag mong gawin sa kanya yan. It will be your fault. Anyways, makinig ka muna. May sabihin ako sa'yo, ha? Apo. I do not want to condemn your family. To me, yung dahilan, ay yung narinig kong dahilan nila why they excluded you sa family is not enough. Na yun sa nagawa mo. Parang hindi at par, parang hindi justifiable. Pero sa kaduluduluhan ng panahon, alam mo, Hannah, sa kaduluduluhan ng panahon, we are all different individuals. Even when you marry someone, mag-iba kayong tao. Kahit nga dalawang taong pinanganak na sabay, kambal, they might possibly grow up a completely, di ba, completely different people. Huh? Your mom is wrong trying to choose someone you will love, let alone denying you and being really specific na wag Pinoy kasi nakakasakit yan kasi nagpunta ka lang ng Korea parang kinalimutan mo ng bansa ang Pilipinas. Diba? But anyways, ayokong siraan ng nanay mo sa'yo. No? But however you, however and whatever you feel towards your mom and your sister and your auntie, I will leave that up to you. May gusto lang akong sabihin sa'yo. Are you ready? Yes. Okay. Sometimes expectations, di ba, is lethal sa atin. Na, I'm sorry to say this na ang pinag-uusapan ni family mo because it's family we expect to be there when the world turns it back, it's back sa atin. But in your case, your family was the first one to turn their backs on you. So mahirap yun, masakit na. I remember, Hannah, meeting you in Korea and telling you, and you telling me na ipapa-opera mo yung ipapa-opera niyang kapatid niyo, i-good luck ko kayo kasi uoperahan na, tama? At bibigyan mo siya ng kalahati ng kidney mo. I remember, I vividly remember, genuinely and from my heart, saying good luck. Kasi alam ko yung pakiramdam dahil yung kuya ko, nawalan ako ng kuya dahil dyan eh. Walang donor na nagsuwak sa kanya. So we lost my brother. So I know how important it is that someone is a match. Pag-match. Sobrang, especially let alone in Korea, nandyan lahat ng technology. So I was really proud that a sister like you, and you were too young. Actually, it was like 4 years ago when I met you. You were a young 28-year-old woman, diba? And your life is right in front of you. Your entire life is right in front of you. Para mawala ka ng isang kidney, it means you will be maintaining your health all your life. But bravely, brave enough, you gave a part of your, you know, of yourself, literally, sa kapatid mo. So that's what's making this itong lahat ng ito na sobrang hirap kasi you expect at the very least may makukuha kang simpatsya because you were there when death was staring at your sister. Tama? Kasi sabi po kasi nila hindi naman sa'yo hindi ikaw nagkusa. Doesn't matter. Ang akin lang kaya ako sinasabi sa'yo to is that a big part of you is hurt because you know you'll take a bullet for them. And yet, they cannot honor a simple decision you made for your own happiness. Kaya nasasaktan. Expectations. Tama? Masakit to, lalo pang sumakit to, kasi you were there for your sister. No? So ganito, nababalikan ko lang ang sinabi ko na, alam mo, Hannah, sa kaduluduluhan, we are all different individuals. We cannot enforce to your mom, to your tita, to your sister what you want them to feel towards you. Hindi yung pwedeng i-impose sa kanila yan. Diba? If it's their will and their decision not to recognize you as a part of the pack, life must go on. As painful as it is, tutuloy ang buhay mo. Of course, as you take a step forward, masakit, may kulang. Pamilya yan eh.
Tama. Sobra po. But you have no choice. Hindi ko alam kung anong side ng nanay mo, ng tita mo. Why they despise you so much? No? Bakit parang muhing-muhi sila sa'yo? But whatever it is, they should have been the first people around you. Noong time na in peril ka, kumbaga noong time na you are in so much trouble. Because that's what we expect. Alam mo, if there's one thing that will come out of this conversation with you, Hannah, gaano man anumang gamitin kong flowery words ang ending lang ito, sasabihin ko lang sa iyo. Minimize your expectations from them para hindi rin masakit. Right now, the best that you can do is to focus on the people, especially your husband, who's there for you. Give him the chance to be there for you. Ibigay mo sa kanya yan. Give him the chance to be there for you. Huwag ka magtago sa kanya. It's just a shame that you can tell me. And I thank you. Kasi nagagawa mo sabihin sa akin to. I met you once. We shared a hug. Alam ko niyakap ko yung magkapatid. Tama. Alam ko niya, I hugged you. Especially your sister. Diba? And I remember telling you I'm so proud of you. When you were, diba, when you were about to give your sister your kidney. Diba? This is our third time to talk. But he is your husband. You have to give him the chance to at least attempt to make you whole again. He might not be able to accomplish the job because family is family, but you have to give him the chance. You have to at least make him try. Huwag ka magtago sa kanya. Huwag mo ilihim sa kanya yung mga bagay na dapat nandun siya. Because if you do that, you might lose your husband. Alam mo, nature ng lalaki yan eh. Pag ang lalaki, feeling niya walang kwenta siya sa isang relasyon. Be it in a, nangyari ito in a way that you protect him kaya ayaw mo sabihin sa kanya or ayaw mo talagang sabihin sa kanya kasi feeling mo wala siyang kwenta. Ang lalaki nagbabago ng attitude. Papa Jackson, aware naman siya. Kaso nga lang kasi nung nagkausap sila ng mother ko, sabi sa kanya ng mother ko, tinamanan siya. Kasi sabi niya, nagpakasal na kami. Kasi nagpakasal kami last year lang po, or dito sa Korea. So sabi sa kanya ng mother ko, hahaha, kawawa ka naman. Bakit yan? Gumanon siya. Hayaan mo na. Tumatak sa isip ko. Kaya sinasabihan ko kasi yung husband ko na, sorry kasi dumating siya sa part. Sa stage ng buhay ko na sobrang struggle ako and never ako iniwan. Hana, huwag ka mag-apologize sa bagay na yan. Your husband came along the perfect time. He needed someone to love. At the same time, you, di ba, you came into his life when you needed someone to be there for you. It was a perfect timing. The universe collided for the two of you to meet. Stop apologizing. Malay mo, di ba, ngayon lang niya naramdaman that he can do something for someone that profound. Don't apologize for that. Don't apologize for that. Ako, I'm your friend, Hannah. I remember you and your sister. How can I forget? Na I think if I look at my photos sa Korea, I think nandun pa rin kayo. Sa album ko yun eh. That's why I remember you. Because sometimes when ngayon, di ba, kapag travel, inaalala ko na na-meet ko kayong dalawa. I distinctly remember telling you, I'm so proud of you. Tama? So, I know how good of a heart you have. Pero alam mo, ha, sa mundong ito, even if we have the best intention for someone, we cannot demand that they give back the same regard to us. Even if kapatid natin, nanay natin, sadly, diba? Sadly, hindi ganun. So right now, your husband is the closest person you've got. Tama? Then so be it. Then make him the closest person. Then make him the best person to be there for you. Diba? Give him the chance to care for you. Give him the chance to listen to you.
if it ends up you boring him with your stories and your, di ba, and your sabing, kasi iiyak ka lagi, so be it. So be it. If you have to bore him na every time, every time na malungkot ka, kailangan mo ulitin sa kanya yung kwentong narinig niya 100 times over, so be it. So what? So what? Right now, he is the best company you've got. So huwag kang mahiya sa kanya. Wala, dapat walang inhibition. I wish good luck sa'yo, Hina, ha, sa buhay na to. Opo, salamat po. What lies ahead? What lies ahead? Diba, maybe better than what you've been through. Kasi the hardest part is over. Am I right? Opo. Tama, mali? Tama. Umiiyak ka bang ngayon? But let's remember that the hardest part is over. This would have been more difficult kung wala kang mister na mapagkalinga. Tama, mali? Tama. So, mahirap to ngayon. Pero yung hardest part, kinaya mo nga eh. Manood ka na lang ng ano, World of the Married o kaya Penthouse. Pinapanood mo ba yun? Hindi po. Ipinapanood ko po ngayon yung business proposal at saka yung... Ewan ko po if ano po kayo sa 99. Hindi. Ayun po. I'm sorry, Anana. Man, I really apologize for not having so much to tell you. Okay, I really apologize for not having a lot to tell you. Kasi, alam mo kung yung ibang tao lang itong pinag-usapan dito? Malamang namura ko na yan on your behalf. Hindi, nanay mo ito, kapatid mo ito. There's still a good chance that one day, naglalakad ka sa Myeongdong, makakasalubong mo sila at magyayakap kayo kasi na-miss niyo yung bawat isa. Diba? No. Diba sa tapat ng ano, anong pangalan ng bilihan ng makeup dyan na marami? Yung saan po? Sa may Myeongdong? Sa yung shop, o yung shop na meron din sa Pilipinas? Innisfree. Ha? Innisfree po ba? Hindi, meron yung parang sky blue tsaka ano? Ay, baby blue tsaka pink. Etude. Etude, oh. Pala mo, naglalakad ka sa Myeongdong sa tapat ng Etude House, di ba? Ako. Kamusado kasi Myeongdong na yun, kasi yan ang masarap tambayan, eh. Sobrang. Kamit mo yung magulang mo, di ba? Pero ngayon wala na po para sa PT siya kasi dahil nga po sa pandemic. Babalik yan. Babalik din nagbenta ng ano dyan, ng lobster sa gitna ng daan. For now, Hana, you can only work with what you have. Apo. Alam mo, sa buhay natin, we cannot require life to give us what we don't. Not sometimes, but generally, we cannot require life to give us what we don't work hard for. Right now, life requires you to work hard to be in a good shape, to be in good spirit. So, utilize mo yung mga tao na kapaligid sa'yo. And I wish, as a friend, yan lang kaya ko. Sana, you get to that point that, diba, nakaangiti ka na. Ay, may miss mo sila, pero wala kang magawa. Ayaw ko nilang kausap eh. Yun nga po. Kaya, may ganong moment na ano, parang okay lang. At ano na lang, nagbabasa-basa na lang, gano'n na lang. Tapos yung mga tao po sa church, yun na lang yung nakakausap. Hmm. Punta ka ng ano, ng Everland. Hello? Naku, naputol yata, Hepe. Yeah! Naputol si Hana. Wala na siyang alod. Pati sa tapos namin na maayos. Ako ay nagbalik.
at muli kang nasilayan. Hindi na ko muli. Put it up, yo! Put it up, yo! Panglilisan. Dahil kung ikaw ang yakap ko. Ay, nako. Anyways, mga pangga. Ay, 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 oh. Alam mo, naalala ko to si Hana, hebe. Hindi ko maalala siya si Hana. But I remember meeting them, sila magkapatid. And then, it's what they told me. No. Na-meet ko sila. Papa Jason! Ito yung kapatid ko. Alam mo, papa-opera siya. Bakit? Eh, kasi pabibigyan ko kidney ko sa kanya. I distinctly remember what happened. Kasi nagpa-meet and greet ako sa Korea. I scheduled the meet and greet sa isang small coffee shop. Tapos ang ending, tawag nito, kailangan namin i-reserve yung halos buong second floor ng isang mas malaking coffee shop dahil ang daming dumating. So, I was really thankful and grateful na ako talaga. Ay, nako. Ko'y nagbalik. Nalulungkot naman ako. Eh, ito yung istuhan, ha. Maiksi mo yung naging payo ko, so sana lang, ano. Kahit paano yung, ano mo, kumbaga ma-utilize mo yung payo natin, ano. Alam mo, minsan, hepe, sa buhay, para lumakas tayo, life will give us no choice but to be strong. Oo. Oh. Diba? Sometimes life will give us no choice but to be strong. Sabi nga, diba? Nabasa ko sa CR ng Chevron to eh. May CR ba Chevron? Oo. Diba? You don't know how strong you are until you have no choice but to find out. Anyways, mga panggana. Sa lahat ng mga may pinagdadaanan na ito, coming from Maximilian, ang awiting Beautiful Scar. Ay, ay, ay. Tawagan niyo ako dali. Ang oras, one more before 11 o'clock. Pangga! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radio, sabihin mo.